At kaugnay ng panibagong aberya sa MRT at isinasagawang audit ng mga eksperto mula Hong Kong, makakapanayam natin si Attorney Hernando Cabrera, ang tagapagsalita ng MRT. Magandang umaga po, Attorney Cabrera. Good morning, Kara. Good morning sa ating mga viewers. Attorney, tinitingnan namin kanina yung video nung aming kapusong si Micaela Papa. Grabe yung pila dyan sa MRT. Ano po ang dahilan bakit halos dumoble itong pila na ito? Well, Kara, no, ang laging problema talaga natin dyan sa MRT is kulang talaga tayo ng tren na gamit. Kasi nga, ang nangyayari ngayon, mas marami yung sumasakay compared doon sa capacity ng ating mga tren. Kaya ang ultimate na solution talaga dyan is magdagdag tayo ng tren, which will happen pa August, beginning August 2015. Kasi doon mag-uumpisa yung delivery ng ating mga bagong tren. So are you saying, sir, isang taon pa natin bubunuin itong ganito karaming kahaba na pila dahil lang August pa darating yung mga bagong bagon? Tama yon, Kara. Hanggat wala tayong mga bagong tren na magagamit, talagang mahihirapan tayo na talagang masolusyonan yan. Kasi talagang issue na ng capacity yung problema natin ngayon. Kung mapagdagdag man tayo ng tren, kaya kukunin natin doon sa mga tulad ng isa, yung nadisgrasya na trend, kung maibabalik natin yun, makakadagdag doon sa solusyon. Kaya lang, it will not put a complete solution doon sa ating problema kasi talaga ang kailangan natin talaga is additional train. Sir, may epekto po ba yung policy ninyo na pinabagal ninyo yung takbo ng MRT kaya ganito rin at humaba yung pila dyan? Yes, isa pa yun. Ano? Humahaba yung turnaround ng mga tren. Pumahaba yung interval ng mga tren dahil dun sa speed na yun. So, ang nangyayari, napupunuan tayo ng mga tao sa estasyon kaya pumahaba yung mga pila natin. Pero wala kayong balak na ibalik doon sa dating speed itong MRT? Talagang ito na ipapako na natin ito doon sa speed ngayon na mas pinabagal? Well, yung pagpapako natin sa speed na yan is in general parang temporary lang yan kasi nakadesign yung pagpapabagal na yan para sa maiwasan yung breakdown ng ating mga tren. Kasi alam natin na yung mga tren natin sa ngayon is luma na, kailangan ng ma-rehabilitate. Yung system natin na luma na rin, kailangan na rin ng upgrading at saka rehabilitation. So in the meantime na ito hindi pa sila na-rehabilitate, kailangan nating pabagalin yung ating speed para ma-lessen yung system, ma-lessen yung strain doon sa mga makina. And in the process, maiwasan natin ang mga breakdown na siyang magdadagdag ulit ng inconvenience further sa ating mga pasahero. Kaya nakadesign ito para maiwasan yung further inconvenience at maiwasan yung mga aksidente. Kasi nga, kapag mas mabagal, mas less strain yung mga makina natin, na-enhance natin yung safety natin. So kulang na nga ang tren, mabagal pa yung takbo nito, tapos meron pang paminsan-minsan na aberya. Sa panayam po sa inyo kahapon, sinabi nyo yung pagbaha sa riles, bumaha po kahapon yung riles ng MRT ay dahil hindi gumagana yung pump. Gaano po ba kadalas, sir, ini-inspeksyon yung mga pump na sa MRT? Tsaka yung iba pang mga facilities dito para hindi nangyayari yung ganitong klase mga problema. Tama yan, Kara. Like I've said, ang ultimate solution talaga is magkaroon tayo ng mga upgrading at saka rehabilitasyon ating system. Sa pagkukumpara natin yung MRT3 sa Line 1, LRT Line 1, mas luma actually ang LRT Line 1. Kaya lang, sa Line 1 kasi, through the years, nagkaroon ng mga several na upgrading at saka rehabilitation. Kaya mas maganda yung pagkukumpara mo, no, relatively comparing sa MRT3, mas maganda yung performance ng Line 1. Ang sinasabi ko nga po ay, ang sinasabi ninyo sa amin ay ang LRT kumpara sa MRT, mas luma ito. Pero dahil ang MRT hindi nag-a-upgrade every year or on a regular basis, napag-iwanan siya. Ganun po ba, sir? Tama yun. Malaking effect nitong nangyari na wala tayong mga ginawang upgrading or rehabilitation sa MRT3. So ngayon, kahit mas luma yung Line 1 comparing sa MRT3, mas maganda ang performance tuloy ng LRT Line 1 kasi mga several rehabilitation at saka upgrading na ginawa natin doon sa system at pati doon sa mga tren. At tapos sa Line 1, another thing is sa Line 1, tatlong tren na yung ginagamit natin, klase ng tren. Ano? Sa MRT3, isang tren lang yung ginagamit na through the years, kaya bugbog na bugbog yung kanilang mga tren. So sir, ang tanong ay bakit kung kaya ng LRT Line 1 na mag-upgrade, bakit ang MRT hindi kaya? Well, may
may effect kasi itong structure ano ng MRT3 compared sa structure ng Line 1. Ang Line 1 kasi, government owned yan, through the year. Pero ito namang MRT3 kasi is privately owned yan eh. Resulta ito ng yung tinatawag natin na BOT law. Yung, ito kasing MRT3 is build, lease, transfer, naging scheme dyan. So ang nangyayari, supposedly, ang yung mga upgrading rehabilitation eh gagawin ng private owner. Kaya lang, ang nangyayari is hindi na isagawa ito. At every time naman na i-attempt ng government na gawin ito, eh, nagkakaroon naman ng kaso tayo. Kaya dito, itong case, last case natin, nung gobyerno ang bumili ng mga additional na bagon, sinampan pa tayo na pinapatigil tayo. So ganun yung nangyari dyan. So it has something to do with the structure nung systems na involved nung mga project. Sir, para sa kaalaman ng publiko, sino po ba ang private owner nitong MRT at hindi ba sila pwedeng i-compel ng gobyerno na ayusin yung kanilang sistema at upgrade itong mga tren na ito? Well, ang private owner yan, yung MRTC, ano? Along that line, ang effort ngayon ng government is bilhin na lang yung ownership ng MRT3 para mapunta na sa ito sa government. At una, mas makakatipid tayo kaysa nagbabayad tayo ng renta. At the same time, may isasakatuparan natin yung mga kailangan ng mga upgrading o rehabilitation. Now, sir, ang alam po namin ay dumating na yung mga eksperto mula sa Hong Kong para sa technical audit sa MRT. Sa ngayon ho, ano po ba yung mga hakbang na kanilang ginagawa at meron na ba silang initial findings? Well, so far, wala pa silang mga findings na inilalabas. Ano? Yung kanilang engagement kasi is for 52 days. Kasama na rin yung submission at saka yung preparation at saka submission ng report. So far kahapon, ang dumating at nag-start na ng trabaho is yung isang signaling expert at saka isang telecommunications expert. Meron din silang kasamang isa na sa asset management. Ito yung kanilang mga titingnan, yung signaling system natin at saka yung communication system natin, which ito yung bumigay nung last Saturday. And then next week, may mga parating pang ibang experts, namely yung mga experts sa track system, sa power system, sa mga station facilities, at saka yung sa automatic fare collection system natin. So magdadatingan yung mga additional experts na yun next week para makumpleto na lang 52 days yung kailangan na audit, yung technical audit ng ating system. Now, kahapon sir, bumaha yung sa MRT dahil dyan sa ulan, tapos nasira yung pump. Paano po ang assurance natin sa publiko ngayon pong nag-uulan pa naman at panahon ng tag-ulan dito sa ating bansa eh na hindi babahain ulit itong MRT? Well, yung sa issue nung bumaha doon sa may depressed area ng tunnel between Buendia at saka Ayala Station, hindi, klaruhin ko lang, no? Hindi buong tunnel binaha, kundi isang section lang ng relays natin. Siguro mga 5 to 6 meters yung haba ng relays na kung saan nagkaroon ng tubig. Ang ginawa natin yan, naglagay tayo ng pump na bago para palitan yung nasira na pump, ano? Para maiwasan na ulit yung incidente na ganyan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Attorney Hernando Cabrera, ang tagapagsalita po ng MRT. Thank you, sir.